everyone, this is MJ Roas and welcome to my first vlog. So for today's vlog is magre-review tayo ng Jordan 11 Gamma Blue. But since first vlog ko to, I introduce myself muna. Oh my God! Wow! My name is MJ Roas from Pampanga and I'm 17 years old. And I'm a senior high school student at lagi niyo mapapanood sa channel ko is sports at marami pang iba. Can't wait! Una po sa lahat, di po ako professional pagdating sa mga shoes or pag-review ng mga Jordan shoes na ganito. Pero dahil first vlog ko naman, tingnan natin kung ano nga ba talaga yung materials ng Jordan 11 Gamma Blue na to. Yun, so guys, review na tayo. Pala yung Jordan 11 Gamma Blue, guys. Reviewin natin kung ba't siya ganun kamahal, kung ano nga ba talaga yung mga materials niya. Lagi itong sinusuot sa mga liga ng ibang bansa or NBA, mga NBA player. Lagi sinusuot yung sapatos na to. Pero dito sa Pilipinas, guys, laging pang-forma lang to. Hindi talaga nila sinusuot panlaro. Madalang na madalang lang nila suotin. Mga pro player pa yung sumusuot kasi may kabahalan nga doon sa bats ng Toyota. So tingnan natin kung ba't nga ba siya ganun kamahal. Base sa aking pag-research, guys, itong Jordan 11 Gamma Blue, guys, ay na-release noong December 21, 2014 as part of the annual holiday season siya, guys. Kung makikita din natin dito, re-research ko rin yung price niya and ito yung lumabas. Hindi ko alam kung ba't ganun yung price niya ngayon dito. Pero nabili namin to 2015 pa, guys. Makikita din natin to na yellowish na siya and hindi mo siya masyadong nagamit. Kung bibili kayo nito ngayon, hindi ko lang alam kung meron pa kayong bibiling brand new or baka siguro maka-order na lang kayo siguro. No! Siguro or limited talaga kasi to eh. Tingnan natin yung mga ibang details niya kung ano nga ba talaga meron dito. So ano nga ba ang meron dito at ano nga ba ang materials itong sapatos na to, guys? So tingnan na natin kung ano nga ba talaga yung materials ng Jordan 11 Gamma Blue, kung ba't may kamahalan siya, kung ano nga ba talaga yung nakatago dito sa sapatos na to. So umpisaan natin sa side, sa front, tsaka sa back, guys. Pinapalibutan siya ng shiny leather. And talagang sobrang quality ng Jordan na pagkagawa talaga. And sa taas naman ng leather, shiny leather, guys, hindi ko alam kung ano tawag sa tayo dito, pero mag-comment kayo kung alam nyo. And then yung logo ni Jordan na kulay blue kasi gamma blue, wala, kailangan naman green, syempre. Okay na yan, And yung number, jersey number ni Jordan dito, 23. Yun, guys, sobrang sumbot niya lang and talagang the best talaga siya sa mga format. At dito naman sa shoelace niya, guys, talagang shoelace pa lang makikita mo na talaga na legit tsaka yung fake. And alam natin na talagang masusulit mo talaga yung pera mo. And dito naman, guys, sa may tang niya, guys, may nakalagay na Jordan, Jumpman Jordan. Tapos yung logo niya, sobrang astig, guys. Makikita niyo na Jordan, Jumpman, tapos logo niya. And sa loob naman, guys, tingnan natin yung loob niya. Sa loob naman, guys, makikita mo timano yung logo ni Jordan na gold. Talagang astig talaga siya. Ayan. And yung size niya is 11. Size 11 siya, guys. Yun, guys, kahit may kamahal siya, sobrang astig naman niya palang tignan. And talagang pag ginamit mo, sulit na sulit naman talaga yung pambayad mo. And punta naman tayo sa outer sole. Tingnan natin kung ano nga ba talaga yung mga nakalagay dito sa ilalim ng Jordan na to. So guys, gaya nga nasabi ko sa inyo kanina, ito ay nakuha pa namin noong 2015 pa. Kaya medyo nag-yellowish na siya dahil hindi mo masyadong nagamit and nag-stack lang sa bahay. Talagang pang lakad lang talaga.
Yan yung tingnan natin kung ano nga ba talaga yung soul nito. Dito naman guys, clear talaga to. Actually, kulay blue talaga to. Sky blue. And dito sa ano niya, talaga blue rin siya. And meron din siyang carbon fiber. Carbon Lodi. Wow! And may logo din ni Jordan dito guys na nakalagay. Talagang sulit na rin talaga siya. And talagang sobrang smooth and na-stick talaga ng sapatos na to. Alam naman ng mga pro na nagko-collection na sapatos kung ano nga ba talaga yung mga value ng mga Jordan shoes. Minsan nga buong kwarto talaga nila, talagang puro Jordan talaga yung makikita mo. Pero para sa akin guys, kung di mo naman talaga gagamitin, pwede naman bumili ng paminsan-pinsan, pero yung magko-collection ka talaga tapos di mo naman gagamitin, parang sayang lang yung pera guys. Kaya mas piliin mo na lang gamitin guys, sa istak mo lang yun sa bahay guys. And dito naman sa likod niya guys, sobrang astig guys. Meron siyang number na 23. Actually yung fake pa na rito guys, balapan yung likod gaya nito. And sana bago kayo bumili ng mga sapatos na ganito kamahal, mas magtingin kayo sa internet or magtingin kayo sa online kung ano nga ba talaga yung pinagkaiba ng fake or legit. Kasi meron talagang mga fake na parang legit talaga siya. So, marami na talagang fake ngayon na nagsisilabasan guys. Bago kayo mga babiktima talaga, mas piliin yung magtanong at mag-search talaga kung ano nga ba talaga yung pinagkaiba ng legit at saka fake guys. And yun guys, advice ko naman sa inyo based on my experience, mas kung bibili kayo ng sapatos na medyo mahal, mas gamitin nyo na lang, piliin yung gamitin kaysa sa masira lang yan sa bahay, kaka-stock, di ba? Gaya ng mga sapatos namin dati na nauna kasi dati talaga mahilig kayo mag-collection ng sapatos gaya dito. And mas mabilis pala siyang masira guys pag na-stock talaga siya sa bahay. Kaya mas piliin mong suotin lang yan and ma-enjoy mo talaga na binili mo siya. Gaya nitong sapatos na ipapakita ko sa inyo guys, ito ay Jordan 4 Toro Bravo. Sobrang stock talagang, sobrang nasira talaga itong sapatos na ito. A few moments later. Ito nga pala yung Toro Bravo ko guys na na-stock. Nabili ko ito is 2015. Madalang mo lang siyang gamitin. Nasabihin ko sa inyo guys, hindi talaga ito nasulit dahil nabili mo siya ng ganung kamahal. Actually, ganito kaya yung price ngayon yan eh. Yan yun, sasabihin ko sa inyo guys, talaga hindi talaga siya nasulit. Nabili mo siya ng ganung kamahal tapos stock lang sa bahay and hanggang sa masira siya, marupok. Actually marami nang nasira dito guys eh. Yung mga design niya ganun, pati yung mga design niya guys talagang natanggal na rin sa arts, sobrang rupok ang stock. Ayan. So ito nga palang Jordan Toro Bravo na to guys, na-release siya noong July 2013. Simula nung nabili namin to talagang madalang na madalang gamitin or hindi man talaga siya nagamit guys, sa kaka-stock. Sobrang nasira, rumupok, at lahat ng design talagang natanggal siya. And alam ko may mga nagre-rebuild ng mga sapatos dyan, na mag-comment kayo, PM nyo ako, pag-usapan natin kung may pag-asawa tong sapatos na to. And yun. Ayun, so nakapag-review na naman na tayo. Sana may natutunan kayo. And talagang piliin yung gamitin yung mga bagay na binibili nyo, kahit anong bagay ganyan. Piliin yung gamitin na lang kaysa i-display mo lang sa bahay. Kasi pag di-display mo, lalo lang siyang masisira guys. Yun yung sinasabi ko sa inyo, lalo lang siyang masisira. And lalo lang siyang rurupok. Marupok. Oh, okay. Yun, na-review na naman na natin lahat. No? Sana meron kayong natutunan. And kung meron man akong kulang na nasabi o may mali akong nasabi, please pakicomment na lang sa baba para sa mga next vlog. Ma-improve na yun dapat i-improve. Yun, salamat sa panunood. Sana may natutunan kayo. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe. Click mo na rin yung notification bell para laging update sa mga vlogs na ilalabas mo. And kung nagustuhan mo yung video na to, give me thumbs up naman dyan. Maraming salamat muli sa panonood. And all glory to God. See you sa next vlog.